Dalawa. Matakin mo si Jeremy, nakadalawang title yun. Oo, oh, okay. Pa-upo-upo lang, nakadalawa na. One-way ticket sa Pyongyang, North Korea. Pwede ka makapunta? Pwede, pero hindi ka na makakabalik. Yan, hindi ka na bibili ng ticket. Maraming PBA players ang naging popular sa liga dahil sa tinde at galing sa playing court, pero may isa na sa sobrang sikat at kilala ay paghawak pa lang ng bola ay naghihiyawan na ang mga PBA fans. Kamusta mga kadribol? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan naman natin ang enforcer na tila kahit sa ang liga mo paglaruin ay laging nagiging kampiyon. Alam nyo bang sa sobrang physical nito ay napuno na nga at sinuntok ni LA Tenorio? Isa ka din ba sa mga nagtataka kung paano nga ba talaga nagkumpisa ang grupo nitong Kakunatics? Halika, samahan mo kong talakayin at alamin kung gaano nga ba kagaling ang The Ultimate Goat na si Jerwin Gacko. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos. Salamat! Produkto ng Polytechnic University of the Philippines at De La Salle University, ang tubong Alabat, Quezon na si Jerwin Gacko. Dahil sa tumamang mga sakit ay maagang nasawi ang mga magulang nito at bago nga mag-19 ay ulila na si Jerwin Gacko. Inamin naman noon ni Jerwin na baseball talaga ang unang sport nito, pero noong nakakasali na sa mga basketball sa kanilang barangay at nagkolehiyo na nga, ay doon na nagsimula ang basketball career ni Jerwin Gacko. Sa pakikipagtulungan nga ni Jerwin Gacko kina JV Casio, Joseph Yeo at Mac Cardona, ay tinanghal na kampiyon ang Lasal noong 2004, pero na-forfeit nga lang dahil umano sa ineligibility issue. Sa Lasal ay dito na nakilala si Gacko na isang matibay at pisikal na manlalaro, at sa sobrang pisikal ay napuno na nga noon si LA Tenorio. Inamin nga ni LA na dahil nakakarami na umano si Gacko sa kanya, ay dito na sinuntok ni Tenorio si Gacko dahilan para gumawa ito ng komosyon sa laro. Taong 2005 ay nagpa siya nang mag-apply sa PBA draft si Gacko, pero wala nga ni isang PBA team ang kumuha dito. Ilan naman sa mga nakasabay ni Gacko sa draft class na ito ay sina Mark Macapagal at Larry Fonacier, na parehas na din po nating nagawan ng mga kwento. Sa mga gustong manood ay ilalagay ko ang link sa description box below. Hindi naman nawalan ng pag-asa si Jerwin at sinubukan pa nga nitong mag-try out sa mga kupo ng Red Bull at Pure Foods, pero sa kasamaang palad ay hindi din ito nakuha. Dahil tila hindi pa handa ang PBA kay Jerwin, ay dito na nito dinala ang talento sa PBL, kung saan kabi-kabilang kampyonato ang natamasa ng 6'4 power forward. Kasama nga si Jerwin Gacko sa 7 kampyonatong napanalunan ng kuponan nitong Harbor Center. Ilan naman sa mga naging kasangga ng bruiser na si Gacko sa mga kampyonatong nakuha ay sina Jason Castro, Sol Mercado, Bow Belga at nakaalita noong si LA Tenorio. Taong 2010 ay sa ASEAN Basketball League naman napadpad si Gacko matapos maglaro sa Philippine Patriots, and as usual ay parte din ito sa unang kampyonatong nakuha ng nasabing kuponan. Dahil hard worker, physical at hard-nosed defender, ay sa wakas napansin na ng PBA si Jerwin at nakapaglaro na nga para sa kuponan ng Barako. Sinabi nga ni Jerwin na ito ay dream come true dahil iyon daw talaga ang lagi niyang dasal at never itong nawalan ng pag-asang makakapaglaro din sa PBA. Sa unang PBA game nga ni Gacko ay nagtala ito ng 2 points, 2 rebounds, 1 block at nanalo pa ang kuponan nitong Barako. Hindi naman nagtagal ay napunta na si Jerwin Gacko sa prangkisa na magpapabago na pala ng status nito sa mundo ng basketball. Matapos ang napakagandang laban ng BMEG at Talk and Text na highlighted nga ng mga free throws ni Denzel Bowles, ay nakuha na ni Jerwin Gacko ang kanyang unang PBA championship. Sa buong stint nga ni Jerwin Gacko sa prangkisa ng Pure Foods ay nakalimang kampyonato nga ito, at highlighted din ng Grand Slam ng Sanmig noong 2014. Bukod sa mga kampyonato ay dito na umusbong ang sikat na grupo ni Jerwin na Gacconatics. All-Star Game sa Lawag ay matapos tila na pagkaisahan ng mga kaibigang sina James Shapp, PJ Simon, at sa pambubuyo pa nina Richard Del Rosario, Jason Webb at Miko Halili, ay dito na lubos na sumikat ang Gacconatics Fans Club.
Shout out sa inyo mga members ng Gakonatics. Pahingi naman ng Gakonatics card dyan. Inamin naman ni Jerwin na kahit hindi niya alam kung pinaglalaroan lang ba siya ng mga kaibigan, ay masaya ito dahil kahit hindi siya madalas na ginagamit, ay isa na nga itong legit na fan favorite. Sinabi din ni Richard Del Rosario na bangkuman sa kupunan nila noon, ay hindi ito dinibdib ni Gako at nakikita talaga ang worth nito sa mga practices na siyang sobrang nagbibigay ng matinding challenge sa mga main men ng San Miguel Coffee. After ng stint sa PBA, ay sa PBA D-League naman napunta si Jerwin Gako at naglaro para sa kupunan ng Go for Gold. Dito ay naging malaking bagay ang veteran smarts at championship experience ni Gako para kunin ng Go for Gold ang kampyonato nito sa PBA D-League. Sinubukan naman ulit ni Jerwin na magbalik sa PBA at nag-try out pa nga ito sa Globalport, pero hindi na nga uli ito nabigyan pa ng pagkakataon. Dito na nagdesisyon si Jerwin na maglaro sa MPBL para sa kupunan ng Imus Bandera, Nueva Ecija at ngayon nga ay sa Davao Occidental Tigers. Hindi man katulad ng kapwa ex-PBA player na si Marky na naging superstar ng kupunan, ay malaking bagay naman ang mga quality plays na inaambag ni Jerwin Gako. Sa edad na 40 ay nadagdagan uli ng isa pa ang kampyonato ni Jerwin Gako matapos niyang talunin ang San Juan Knights at ilista sa pangalan nito ang MPBL champion. Fan favorite, considered as lucky charm at champion sa lahat ng napuntahang liga, ay may mensahe naman si Jerwin Gako sa mga bashers nito. Sinabi nga nitong bukod sa hindi pinapansin ay at least hindi umano ito pagod, may pera at champion pa at iniisip na lang talaga nito ay may trabaho siya. Dinagdag pa ni Gako na chine-cherish niya na lang ang moments habang andun pa siya at kahit bangko ay sinisipagan at nage-extra effort para kapag ginamit na ay hindi nagmumukhang tanga. May dahilan bakit mula noon hanggang ngayon ay kampyon si Jerwin Gako at isa na nga doon ay ang pagiging masipag at seryoso nito sa karir niya, ano pa mang role ang ibigay dito. Iba talaga pag may win ang pangalan, panalo, Jerwin for the win. Shoutout nga pala sa nag-suggest ng ating kwento ngayon. Maraming salamat sa iyo, Kadribol. Jerwin Gako in the house. Oh. Ito na yung forma. Ang kapal. Taga ka lang, pagbuti mo. Hindi mo kailangan na super galing ka para sumikat ka eh. Basta masipag ka lang sa gusto mo yung ginagawa mo. Ayun, galing mo. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, ay pakilike naman ang video na ito. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, ay pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos. Salamat sa panonood. Ito nga ang Basketball Ace at aga sa mga susunod natin mga videos. Salamat!